kanina ng 3 kilos. Ito. Grabe, narinig niyo yun? Tatlong kilo yung ano, yung bigat ng libro. Bigat nun. Ang kapal, ang dami. 400 pages daw, mga kababayan. Eh. Ano po ba yung binabanggit o sinasabi ni Mark Ramos? Eh, kasi nga daw po, i-release na yung libro ni Nanay Lenlen na ang pamagat is Tayo ang Liwanag. Tungo sa pagkatalo yata ito eh. Diba? Journey Through the People's Campaign. Kaso talo. Eh, pinapanood ko yung video niya kung ano yung paliwanag ng libro para maintindihan natin at para naman ma-share ko sa inyo. Sabi, 3 kilo daw yung libro. Ganyan siya. Kalaki. Laki. Parang ano? Yung... kung kukuhanin ko yun. Nakita nyo to? Parang ano pa yata nito eh. Asan ba nan? Siguro lagdagan mo pa ng kalahati nito. Oh. Laki. Kaya pala 3 kilo. Hindi ko lang alam kung gaano kalalaki yung mga letra doon sa loob. Siguro mga ganyan kada letra. De, biro lang po, Nanay Lenlen. Ha. Papakinggan po namin kayo. Ganyan siya kalaki. Oh. Ganyan siya kakapal. Oh. Kasing kapal nino. Almost 400 pages. Ang dami. Almost 400 pages siya. Oh, 400 pages. Ang dami nun, ha? Ano po ba yung mga nakasulat doon? Kinachronicle nito yung journey na pinagdaanan natin lahat. Pero yung... Oh, nung panahon siguro nung election, di ba? Siguro nandoon yung naglagay kami ng banderitas na kulay pink para magmukhang punong-puno yung aming venue. Nagsuot aming mga followers nung mga sibuyas sa ulo. O, diba? Siguro kasama din yun. Tapos kasama din siguro yung ibang mga followers namin nagsumigaw at naghumiyaw ng pokpok for Lenny. Eh, syempre dapat kasama yung mga ganun. Diba? O, merong mga sumigaw, mga pangit for Lenny. Oy, speaking of pangit, ha? Wala akong pinapangalanan. Baka mamaya ipahunting nyo na naman ako, ha? So, tuloy natin si Nanay Lenlen. Mga bonus dito. May bonus? Marami dito. Unang-una, personal account ko ng lahat na nangyari. Okay. Tapos nagsastart siya before the decision making. Hindi. Kasali yung decision making process, pero nagstart siya before nag-decide tayo to run. So, sabi niya kasi dati, hindi ako tatakbo pagka-presidente. Tapos biglang, tatakbo ako pagka-presidente. Gulo, no? O, tuloy, ha? Kami ditong mga portions na never before okay. Shared in public. Uh-huh. Pati yung exchanges ng mga text messages namin ni Senator Kiko, humingi tayo ng permission sa kanya if we can post. Nako, chismisa nyo lang pala ni Kiko yan. Madami daw mga portion doon yung mga text message palitan ni Kiko. Kala ko naman kung ano itong Tayo sa Liwanag. Ano? So kaya, ito, yan yung pamagat, Tayo ang Liwanag. Kaya lang, may nakita akong isang picture na kumakalat. Ito naman, mga kababayan, saglit lang. Ha? Hahanapin ko lang to. Ayan, ito. Ito naman, gawa ito, alam nyo na, sa Terto. Dahil gawa ng Philippine Daily News Society. So nung nakita ko to, Tayo ang Liwanag Organization. No? Eh, journey nga daw nila yan noong kampanya. No? So, tayo, kunin mo yung letter P, ang, kunin mo yung letter A, liwanag, kunin mo yung letter L, tapos organization. So, ang ending, T-A-L-O. Talo. Aba, sabi ko, mukhang bagay nga itong title na A Journey to Our People Campaign. Dahil ang kinahantungan, etalo, tambakol. No? Tapos ang maririnig mo kay Nanay Lenlen na madami ditong portion ay yung kwentuhan namin sa text message ni Kiko Pangilinan.
Eh, paano may bibili niyan? No? Parang hindi naman interesado ang taong bayan. Oh. Satire ha, satire. Robredo launches new NGO. Tayo ang liwanag. Talo. Alam niyo po itong ano, ano pangalan niyo? Philippine Daily New Society. Ang gagaling gumawa ng mga satire only na mga content na mga ganito. Ano? Talagang matatawa ka. Kaya ako, pabalik-balik ako doon sa mga ano nila eh. Sa pages nila. Dahil ang dami kong nakikita. At aliw na aliw ako. No, mga kababayan? Eh ano, ano naman mali dyan? Eh, talo naman talaga sila. Iniisip ko nga doon sa mga nakapaloob doon sa libro. Isinulat din kaya doon yung habang... Siguro ganito yan. Habang ako ay nasa harap ng maraming tao, hindi ko napapansin, nagbabasa pala ako sa teleprompter nang walang ka-reaction ng aking mukha. Di ba? Kita yun doon sa mga video. Ano pa? Oh. At ang aking mga pinaakyat sa entablado na mga artista, na mga sila, ano pangalan nun? Yung thunders na hindi makaupo-upo bilang congresswoman, si andaling makalimutan ng pangalan nun, ano? Si ano, yung sabi, mayaman daw siya. Nakalimutan ko ng pangalan. Si Guanzon! Oh, siguro kasama dun sa nasusulat sa libro. Nasayang ang aming kampanya dahil ang mga umakyat na tao, walang ibang sinabi, kundi puro paninira sa kabilang kampo. Nasayang ang ilang oras, nagalit si Dick Gordon kasi ayaw pagsalitain silang mga senador. Dapat mga nakasulat yun. Di ba? Nagalit si Dick Gordon doon sa mga MC, sa mga host, dahil kakaunti lang ang kanilang oras para maipakilala at masabi ang kanilang plataforma. Sa halip, mas gusto ng mga MC at ng mga host na pagsalitain yung mga sumisigaw ng magnanakaw, tax evader, at mga nagmumura sa entablado. Kaya po, ang dahilan, ito ang dahilan ng aming journey for, ng People's Campaign, ang pagkatalo po. Siguro sa dulo o sa last part nung libro, nakasulat doon. Ang kinahinatnan nitong journey namin sa eleksyon, kami po ay talo. Nako, ang gandang ending noon. Makatotohanan, 'di ba?